Okay, things you need to know in planting rubber plant cuttings. Okay, materials. Ito, yung mga cuttings ng rubber plant. And then yung, siyempre, i-roll mo yan, yung mga dahon niya, itaas mo. Then, bumili ka ng garden soil. Mas maganda yung garden soil. And then, yung mga plastic pots. Mas maganda yung medyo matibay. Then, sticks. Maraming mga sticks sa paligid. Pwede na yun. Then, any tali. Yung kahit ano, straw, pwede na. Then, kutsilyo or bolo, pang putol nyo. Siyempre, tubig. Madilig yan eh. Diba? And then, plastic. Yung mas maganda, malaking plastic. Okay, let's start. Okay, so lagyan na natin ng garden soil yung ating mga plastic pots. Okay. So, yung nai-prepare natin na cuttings, putulin lang natin yung stem na kung saan yung ilagay natin siya sa plastic pot. Sakto lang, hindi mataas. Hindi rin naman sobrang baba yung maibaon natin. Then, suportahan natin siya yung ng mga sticks. Papanto para hindi siya matumba, hindi siya kasi siyempre wala pang ugat yan, hindi pa malakas yung tanim. So talian natin ng isa, dalawa, kung gusto mo tatlong stick para mas matibay, lagi siya nang nakatayo, hindi siya matumba, di ba? So ganun lang. Siyempre yung garden soil mo niyan, hangga't maaari, malambot siya. Kung may garden soil kayo dyan na dati, tapos medyo tumigas na, basa-basain nyo lang ng konti para pag itusok nyo yung stem, malambot lang. Take note ito ha, yung stem ng mga pinutol nyo, huwag nyo itapon yun ha, kasi same procedure, itanim mo lang din siya kahit wala siyang dahon, then just follow the procedure dito na makikita nyo sa video para tutubo rin yan, syempre magkakaugat din yan. So yun, patuloy nyo lang panoorin. So ganyan lang ang proseso. Ayan o, pinapatibay para hindi siya basta-basta matumba. Okay? Ayan. So, isa pa. So, mag-ingat ha sa mga ating mga pagputol, paggamit ng kutsilyo o bolo ba. So, ayan. Panoorin nyo. Ayan lang. Ganun lang. O, pinutol siya. Yung sakto lang ma-shoot dyan sa plastic pots. Ayan. Basta malambot lang yung lupa. Ayan. Huwag kalimutan. Huwag nyo itapon yung mga kaputol ng stem ng rubber plants. Itanim din natin yan dahil tutubo rin yan. Eventually, magkakaroon din ng ugat yan. So, ayan na po. Ngayon, bago natin siya ilalagay sa loob ng plastic, didiligan na natin siya dati. Kasi isang beses lang natin to siya didiligan. Sa loob ng isang buwan. Oh, take note ha. Lagyan nyo na ng tubig kasi yan na yung magbigay ng moist sa kanya. Tapos, madaligan, balutin nyo siya. Okay? Balutin nyo siya ng mabuti. Yan. Itago natin ito siya sa lilim na lugar. Yung hindi nagagalaw ng bata. Sa loob ng isang buwan. So, hayaan natin siya dyan. Huwag gagalawin. Itali ng mabuti. Huwag kayo mag-alala. Kung hindi madaligan kasi yung tubig niya sa loob na idinilig, yan yung magbigay sa kanya ng moist. 1 month. Okay? Kapag nabuhay na yung ating rubber plant cuttings, ito yung magiging finished product niya dapat. So, maganda na siya. Pero bago yan, syempre, di ba itinago natin siya ng isang buwan or itinabi. So, pagkatapos ng isang buwan na yun, ang gagawin po natin doon, pwede na natin siyang ilabas sa plastic. Pagkatapos noon, pwede na natin siyang umpisahang paarawan. Morning sun, 3 hours, 2 to 3 hours. Tapos yung 2 to 3 hours, ibalik na natin siya sa silong, yung hindi na naarawan. Pero hindi na siya ibalik sa loob ng plastic. So every day, gagawin natin yon. Every morning, paarawan natin siya, morning sun, 2 to 3 hours. Tapos ibalik na natin siya sa lugar na kung hindi na maarawan. Then pagka kinabukasan ulit, ganoon na naman, paarawan. Tapos tago na naman ulit. Hanggang sa maobserbahan nyo, maganda na siya. Blooming na siya. Buhay na siya. So, ganun po yung proseso ng pagtanim ng rubber plant cuttings. Thank you po!